Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? My name is Jaela Abilino. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayon, ano-ano nga ba ang swerte ng mga ibon at kahulugan nito? Ang mga ibon ay napakagandang tingnan. Kung ikaw ay isang tao na nais na magiging malaya at kung papipiliin ka kung anong hayop ang gusto mo, sigurado ako ang pipiliin mo ay ang isasagot mo ay isang ibon. Kasi sa tuwing nilipad kasi sa kapaligiran ang isang ibon o malawak na dalampasigan, kagubatan at lalo na sa mga parang, ay para na rin naramdaman mo ang gaan ng pakiramdam at kalayaan. Subalit, ang mga ibon tulad nila ay hindi rin nakakaligtas. Tulad ng mga pamahiin, paniniwala, ng kasangkatauhan. At iilan lamang ito na sa ating tatalakayin sa mga pamahiin ng ibon. Sa dati ng tradisyon, dahil ugali nilang lumilipad sa kalawakan. Kapag ikaw ay nataihan ng ibon sa iyong ulo, ito'y tinatawag o kahulugan ay swerte. Dahil isa itong malaking posibilidad na isang malaking opportunity ay darating sa iyong buhay. Kung ang isang itim na ibon ay nakagawa ng pugad sa iyong bahay na hindi mo namamalayan o napapansin, ito'y kahulugan o sinyalis na may paparating na hindi inaasahang swerte na darating sa buhay mo. Kung ikaw naman ay isang mangingisda at pumatay ka ng ibon habang ikaw ay naglalayag, asahan mo na sa iyong sunod na paglalayag ikaw ay maliligaw sa karagatan. Kapag nakakita ka ng isang ibon na dumapo sa iyong bintana, ikaw ay makakatanggap ng mahalagang mensahe na nagmumula sa malayo. Kung ikaw naman ay nag-aalaga ng mga ibon at nakakita ka sa isa sa kanila na kakaiba, ito ay nangangahulugan na isa sa mga kamag-anak mo ay nasa panganib. Kung ikaw naman ay nasa harap ng salamin at nakakita ka ng ibon sa salamin, ibig sabihin lang nito na ikaw ay suswetihin sa lugar na pupuntahan mo sa araw ng iyong paglalakbay. At kung ikaw naman ay may sakit at nakakita ka ng ibon sa iyong bintana, ang ibig sabihin lang nun na may taong malapit sa iyo na isang kaluluwang pumanaw na at ikaw ay kanyang binabantayan. Kung ikaw ay naglalakad sa daan at biglang nakakita ka ng ibon sa iyong harapan, ang pinapahiwatig nito, kailangan mong mag-ingat sa iyong pupuntahan. Noon pa man, madalas ginagamit ang mga hayop sa ating paligid patungkol sa swerte at kasaganahan, kalusugan, pag-ibig at pati na rin ang mga babala nito sa mga kamalasang maaaring dumating sa ating buhay. At isa na ito ang mga ibon tulad ng mga nabanggit ko. Kapag ang isang ibon ay pumasok sa loob ng iyong bahay, ito ay nangangahulugan na makakatanggap ka ng isang mahalagang mensahe. Kapag ang ibon na pumasok sa iyong bahay ay kulay puti, ito ay nagdadala ng swerte. Kung itim naman na ibon ang pumasok sa loob ng iyong bahay, ito ay nagdadala ng masamang mensahe na iyong matatanggap. Ngunit may paniniwala din na ang pagpasok ng ibon sa loob ng bahay ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng isang panauhin o bisita na hindi mo inaasahan. Kapag may isang ibon na palaging sumusunod sa iyo, maaari na siya ay iyong tagapagbantay. Dapat kailangan mong alamin kung anong klaseng ibon ito at kung ano ang simbolo nito. Kapag ikaw naman ay nakakita ng mga balahibo ng ibon, ito ay palatandaan ng swerte at biyaya.
Madalas nito ay iniugnay ang mga balahibo ng ibon sa mga anghel na mga mabubuting puwersa na gumagabay sa ating buhay. May pananiniwala din na kapag ikaw ay nadumihan ng ibon, ito ay nagdadala ng swerte. At ikaw ay magkakaroon ng pera na hindi mo inaasahan. Mas malaki ang swerte kapag ang ipot ng ibon ay bumagsak sa iyong ulo. Iwasan magdala ng balahibo ng ibon na paborian dahil ito ay magdadala ng kamalasan sa iyong buhay. Pinaniniwalaan na ang mata na makikita sa dulo ng paborian ay simbolo ng evil eye at ito'y maghahatid ng kamalasan sa iyong buhay. Bagaman ang ating mga guardian angel ay nasa paligid at pinoprotektahan tayo, sila ay nakatingin sa atin na hindi natin alam. Kaya naman nagpapadala sila ng mensahe o sinyalis para malaman natin na naandyan sila sa paligid natin na laging nakabantay sa atin. At isa na dyan na simbolo ay ang mga balahibo ng ibon. Ang mga anghel ay gumagamit ng iba't ibang hugis ng balahibo ng ibon at iba't ibang kulay upang ipapabatid sa iyo at patunay na laging naandyan sila sa iyo, nakatingin sa paligid at gumagabay sa iyo kapag kailangan mo sila. Ang mga balahibo ng ibon, maaari din isang sagot sa iyong mga katanungan sa iyong sarili o hinahanap o kahit isang mensahe upang sabihin sa iyo na sa tamang landas ka. Kaya kung sa susunod ikaw ay makakita ng balahibo ng ibon, dapat mapanuri ka. Dahil ang mga balahibong makikita mo ay maaaring karagdagan ng iyong kasagutan o mensahe na hatid nito para sa iyo na ipinadala ng iyong mga anghel. Kapag nakakita ka ng puting balahibo, ito ay kahulugan na ang yumaumong kamag-anak na pumanaw na siya ay masaya kung nasaan man siya naroroon. Ang mga puting balahibo na makita mo ay ito ay nangangahulugan ng proteksyon at pag-asa. At ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kadalisayan. Kaya kung makakita ka ng puting balahibo sa iba't ibang lugar na hindi mo inaakala, tiyak ay ito'y nagdadala ng mensaheng napakahalaga. Ito ay isang mensahe na ang iyong mga anghel ay handang makipagtulungan sa iyo at ititiyakin na naandyan lang sila sa paligid mo. At sinasagot ang iyong mga panalangin. Ito ay isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas na tinatahak. At kung ikaw naman ay makakita ng pulang balahibo ng ibon, ang pulang feeder ay isang kahulugan ng pagkahilig, pag-ibig, tapang, lakas at excitement. Kapag ikaw ay nakakita ng red feeder, ibig sabihin ay mayroong pagbabago sa buhay mo. Kung nakakaranas ka ng mahigpit na pagsubok sa iyong mga nakaraan, ipinaparamdam ng iyong mga anghel na lagi siyang nakasuporta sa iyo. At natutuwa siya sa iyong katatagan kung gaano mo ito harapin na may tapang na loob at lakas. Kapag ikaw naman ay nakakita ng yellow feather, ito ay simbolo ng kapangyarihan ng katalinuhan, kagalakan, karangyaan at kasaganaan. Kapag ikaw naman ay nakakita ng balahibo na dilaw na ibon, ikaw ay nasa tamang landas na tinatahak. Magtiwala ka sa iyong kakayahan, sa iyong sarili na makakamit mo ang iyong mga minimiti sa iyong buhay. Manatiling positibo at patuloy na magiging masaya. Kapag ikaw naman ay nakakita ng black feather or itim na balahibo, ito ay madalas na paalala ng mga espirituhanon. Proteksyon na paalala na hindi ka nag-iisa. Kapag nakakita ka ng balahibo na itim ng ibon, ibig sabihin,
ibig sabihin ay pinoprotektahan ka ng iyong mga anghel sa mga negatibong enerhiya. At kapag ikaw naman ay nakakita ng blue feather or asol na malahibo ng ibon, ito ay isang kahulugan na bumubukas ang iyong third eye o yung pagka-sidekick mo ay lalong lumalakas at magiging malawak. Ito'y hinihikayat ka na gamitin mo ito sa mabuting paraan. At ikaw ay makikipagtulungan sa iyong mga anghel. Kapag ikaw naman ay nakakita ng gray feather, ang gray feather ay isang realidad. Malakas na proteksyon at pananampalataya. Kung ikaw ay nagiging busy at sobrang stress sa nakaraan, ipinapapatid sa iyo ng iyong mga anghel ang katahimikan ay malapit nang dumating. Kapag ikaw ay nakakita ng brown feather o balahibo na brown ng ibon, ibig sabihin lang nito ay makakaramdam ka ng pagbabago sa loob ng iyong tahanan. Orange feather, kapag ikaw ay nakakita ng balahibo ng ibon na orange feather, ito ay isang palatandaan na malikhain ka sa pangkasalukuyan. Sa gayon ay dapat ituon mo ang iyong pansin sa pagkamalikhain at lalo na mapagtagumpayan ang mga hadlang na nagpipigil sa iyo nitong mga nagdaang araw. Sila ay mensahe mula sa iyong anghel na tagapag-alaga upang makinig sila sa iyong panloob na nararamdaman upang tulungan ka sa mga pamamaraan na hindi mo pa naiisip noon, upang tulungan ka na abutin ang layunin mo na hindi mo pa naaabot. Pink feather, kapag ikaw ay nakakita ng balahibong ibon na pink ang kulay, ito ay simbolo na magkakaroon ka ng sorpresa. Sorpresa ang naghihintay sa iyo sa buhay pag-ibig. Ito ay nangangahulugan o simbolo na walang hanggang pag-ibig, blessing, at maaari din itong sinyalis ng iyong pagbubuntis, proposal, or bagong pag-ibig na paparating. Green feather, kapag ikaw ay nakakita ng green na balahibo ng ibon, ito ay isang kahulugan na magkakaroon ka ng swerte sa buhay at nagpapahiwatig ito ng isang mayabong at masaganang pamumuhay. Ito ay isang pahiwatig na makakakuha ka o makakatanggap ka ng malaking halaga ng pera. At sa buhay pag-ibig, kapag ikaw naman ay makakita ng black and white feather, maaaring ikaw ay nawala ng tiwala. Pero kapag nakita mo ito, ay isa itong palatandaan na hindi lahat ay nawala. Sa katunayan, ang pahiwatig nito na ang malaking pagbabago na parating sa iyong buhay. Mayroong isang bagay sa iyong nakaraan na pumipigil nito. Kaya nasa sa iyo lamang kung ito ay iyong pakakawalan o limutin na kung anuman ang nakaraan mo. At baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Ito ay isang mensahe na galing sa iyong mga anghel na tagapagbantay.